ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-humble itong si ano ah, si Senator Go. Tingnan niyo after everything na sinabi ni Mayor Sara na gusto niya si Bongbong Marcos na katandem sila na ni Bongbong Marcos, iba BBM Sara na. Ito, tingnan niyo reaction ni Senator Bongo. Ay, takloban ako, di ko gusto yung Romualdez, hindi naman yan marunong magwaray. Ay, Ani Takumi, hindi lang ho ikaw ang nagsabi niyan. Meron akong close na kaibigan na taga-Tacloban, mainit at dugo kay Romualdez. Kapapasok lamang pong balita, tinanggap na ni Mayor Sara Duterte ang alok na siya ang maging chairman ng Lakas CMD. Ang partidong yan lumapit daw sa PDP laban para suportahan ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pero tablado raw yan sa PDP laban. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Wala po akong ibang pipiliin kundi si Mayor Inday Sara Duterte. Para kay presidential aspirant Bongo, si Mayor Sara Duterte lang ang gusto niyang running mate. Ilang oras lang matapos sabihin niya ng senador, tila busted agad siya. Take note ha, ilang oras lang sabihin ni Senator Goyon, pinili ni Mayor Sara si BBM. Inumpirma ni Inday Sara na si Bongbong Marcos na ang katandem niya. Pero ang tambalang Marcos Duterte, bigo namang makakuha ng suporta sa PDP laban. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Sa isang pahayag, kinumpirma rin ni BBM na selyado na ang tambalan nila ni Mayor Sara. Magka-alyansa na rin ang Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos at Lakas CMD ni Inday Sara. Inalok na rin ni Senador Bong Revilla kay Sara ang chairmanship sa Lakas. Habang ang People's Reform Party, inadapt na si Sara bilang VP candidate nila. Pagilinaw naman kagabi ng presidential daughter, walang inagrabyadong tao ang tandem nila ni Marcos. Gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Mahirap yung maintindihan. Ang pambato ng PDP laban Kusi faction at Sir... Alam mo, maraming nagsasabi na parang sinabihan daw ni Mayor Sara na umiyak si Senator Go. Sino ba umiyak si Senator Go, di ba? Eto ha. Hindi ako magkukomento patungkol sa sinabi ni Mayor Sara Duterte. Pero ito lang ang sasabihin ko patungkol sa pag-iyak ni Senator Go. Alam niyo nung time na umiyak si Senator Go, alam na ho ng kampo ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo na mataas ang possibility na ang tatakbuhin ni Mayor Sara Duterte ay ang Vice President. Alam na ho nila yan. Pinaplano na ho nila ang susunod na galaw. Kaya ngayon, kalokohan, sobrang kalokohan ho yung sinasabi ng isang vlogger. Alam mo yon, yung isang nakalunok ng pakwan. Na sinasabi hindi alam ni Pangulong Duterte. Excuse me po. Noong time na yon, alam na ho nila. Nung umiiyak, yung napaiyak ho si Senator Bongo. Alam niyo kung bakit ho napaiyak si Senator Bongo? Ha? Dahil ho, siya ho ay pinapatakbo ng presidente at that time. Paano ko ho nalaman? Kasi matagal na ho yung pinag-uusapan. Okay? Hindi lang ho tayo nagsasalita dahil wala naman ho ako sa posisyon magsalita. Okay? Matagal na ho napapag-usapan na dalawa lang yan. Kaya nga naalala ninyo, before it was Go Duterte tandem, tapos sudden change of temperature, di ba? Biglang naging si Go na sa Vice President. Oh. Kaya ginawa yun na si Go ang Vice President. Remember ha, sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi ho uli sa akin ang galing ito kay Pangulong Duterte ho ah. Hindi ho sa akin ang galing. Hindi ho sila nag-uusap ng kanyang anak. That is not a strategy, that is nothing to do with strategy. Those are true facts. Na hindi ho talaga sila nag-uusap. Ngayon, nag-vice president po si Senator Go to make a statement to Mayor Sara Duterte na please run as president.
we already gave way. Anong gave way? Bakit to? Si Pangulong Duterte, pag tumakbo siyang vice, di ba, laging sinasabi ni Pangulong Duterte at Mayor Sara na hindi sila pwede magsabay. Nag-gave way sila. O sige, hindi na ako tatakbo. Ikaw na ang tumakbo. Eto sigo, tatakbo na lang na vice. Nag-gave way na sila. And nakarinigo sila ng balita na tatakbong vice president si Mayor Sara Duterte. Alam na ho nila yon by that time. Alam na ho nila. I think that was Friday. If my memory serves me right. It was Friday wherein si Mayor Sara Duterte umatras sa Davao bilang mayor. At that time, alam na ho ni Senator Go at ni Pangulong Duterte na tatakbong malaking possibility na tumakbo na vice president si Mayor Sara. That's why si Senator Go umiyak. Kasi alam niya na patatakbuhin na siya ni Pangulong Duterteng presidente at hindi ho madali ang tumakbong presidente. Yan ho ang pinakamahirap sa lahat. Bubungkalin lahat, pati ka mo yung tinga mo sa bibig, bubungkalin ng kalaban yan. Lahat to bubungkalin yan. Maging siguro yung mga ex mo, bubungkalin yan. Ha? Kung kailan ka, basta kung kailan ka nabigo, lahat yan bubungkalin. Kaya at that time, and honestly, ito ha, makinig kayo. Ito, aaminin ko na sa inyo to, nung tatlo nag-uusap kami, ako si Pangulong Duterte, tsaka si Senator Go, napag-usapan na ho namin yan. Pag ang gusto talaga ni Senator Go by that time, at that time, naalala nyo nun, was to run for vice president. That's it. Ayaw niya maging presidente. Ayaw na ayaw niyang maging presidente. Pero at that time, they were waiting for Mayor Sara Duterte to decide. At ang napag-usapan nga dun, nadinig ko lang naman, is pagsakasakaling hindi tumakbo si Mayor Sara ang presidente, at tumakbong vice, bibitaw si Senator Go bilang vice at tatakbo bilang presidente. Kaya ho naiyak si Senator Go noon. Hindi dahil nagdadrama o hindi ano. Alam mo, ikaw, subukan mong patakbo. Yung ito, sabihin sa'yo di Pangulong Duterte, tumakbo kang presidente. O maiiyak ka talaga noon. Bakit? Ang lupit to ng batuha magaganda. Ba't isa pa? Alam mong babanggain mo ay isang matindi na nakapaghanda na ng 6 na taon, walang ginawa kung hindi maghanda maging presidente. Totoo naman eh. Si Bongbong Marcos, pinaghandaan niya ang presidente for 6 years. Ambisyon na nila talaga makabalik sa Malacanang noon pa. Nakakatakot yun. Takot to. At ito na nga, unti-unti na nga lumalabas yung paninira. Sa totoo lang, sabi nga eh, sorry for the term, pero tanga na lang ang magsasabing yung galaw ni Parlade ay seryosong pagtakbo sa presidente. Excuse me, medyo naman isip-isip naman. Oh, sabi nga, ito. Sabi nga mismo ng isang, sabi niya, dalawa lang to eh. Kung alam, okay, ni Parlade na noon pa, kinokontrol na ni Senator Go si Pangulong Duterte. Bakit hindi siya nagsalita noon? Di ba? Bakit ngayon pa na tumakbo siya tsaka siya nagsalita? Oh, baka sabihin ng iba, kasi baka pag nagsalita siya noon, general pa siya noon, ma-court martial siya. O masipa siya, so inantay niya muna yung retirement niya. Okay? Okay, medyo matagal-tagal na siya nag-retire eh. Ang tagal niya na ho ng retire, big sabihin months na rin kahit papaano. Diba, spokesperson na nga lang siya ng NTFL-CAC. Bakit ang tagal niya? At during sa pagpasa pa ng kanyang kandidatura, nagbigay ng kanyang statement. At after magsalita ng isang fake news queen na si Free PRRD. Kilala niyo si Free PRRD? Yan ang bagong pangalan ni Thinking Pinoy, ha? Si Free PRRD. Dahil sa kadramahan niyang Free PRRD, yan na ipangalan natin sa kanya. Dahil dito sa vlogger na si Free PRRD, sinundan niya yung kwento. Na alam naman nun natin kung kanino
alignment ni Free PRR di Vlogger. Di ba? Kay Marcos. Same kwento. Oh. Hindi mo pa ba alam mo 'yon? Isa ka na lang talagang ano eh, panatikong bulag na tanso. Ay mali, hindi pala pala. Panatikong nagbubulag-bulagang tanso. Pag hindi mo naintindihan na yung galaw ni Parlarde, eh halata namang kanino pa mang magagaling yun. It's politics. Torgo, nakamakailan ay naging emosyonal at nagsabing nasagasaan siya, ipauubayan na raw sa partido ang pagbibigay linaw sa mga nangyari. Pero sa pagkakaalam daw niya, walang tinatanggihan ng PDP laban. Kung siya lang daw ang tatanungin. Ang sabi nito isa, alam mo, ito, totoo eh. Basahin natin. Alam mo, gustong-gusto ko yung nagbabasa ng mga basher. We, karambola na alasisis yan eh. Inulit lang ni Banat eh. Kunwari sa kanya yung court martial scenario. Narinig ko kanina yan eh. Ano ba sinabi ko? Pakirewind nga ako, pakirewind. Yan ang hirap sa mga tao nagbibingi-bigihan. Di ba ano sinabi ko? Narinig ko nga si isang reporter eh. Hindi ko ugali mag-credit grab. Diba kasasabi ko lang kanina, narinig ko nga yan sa isang report eh. Sabi niya, hindi, narinig ko yan kasi Rambola, inagaw mo lang yung idea niya. Hindi ko lang pinangalanan. Actually, hindi ko narinig sa Rambola yan. Narinig ko yan kay Mike Abe. Ay, grabe, no? Kay Mike Abe ko narinig yun. Kaya lang kasi, kaya hindi ko binanggit si Mike Abe kasi baka mamaya hindi ko verbatim masabi yung sinabi niya eh. Pero wala akong inangkin. Ang labo mo talaga. Alam mo, ganyan talaga kasarado ang mga tanso. Kita mo kung gano'n sila kabingi at kabulag-bulagan ha. Asasabi ko lang kinuha ko sa isang, nabalitaan ko sa isang ano. Biglang sasabihin niya sa, eh, hindi sa'yo galing. Eh, kasasabi ko lang. Presidential daughter pa rin ang susuportahan niya sa pagkabise. Sabi ng kanilang paksyon, iginagalang nila ang desisyon ni Mayor Sara. Pero may alyansa rin daw kasi ang PDP at ang federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Suportado raw nila si Bongo sa pagkapangulo at si Pangulong Duterte sa pagkasenador. Sabi nito, Ana Marie Montesa, Sir Banat, align pa ba ang vision and mission ng mag-amang Duterte? Sabi ni Ana Marie Montesa. Madam, merong mga hindi, merong mga oo. Okay? Ulitin natin. As far as I remember, correct me if I'm wrong ha, as far as my memory serves me right and wrong, alam ko si Mayor Sara Duterte, ayaw niya ng ano, federalism. Alam ko ha, di ko alam. I hope I'm wrong, pero as far as I remember, okay? So, dun sa part na yon, magkaiba sila ng mag-ama. Okay? Pagdating naman po sa mga makabayan block, pareho sila ng ano, pareho silang ayaw na makabayan block, dapat ma-disqualify na. So may mga bagay na pareho sila ng plataporma, prinsipyo, meron din mga bagay na hindi. Kaya nga lagi niyo hong tatandaan, kung meron man tayong natutunan sa mga nangyari, lagi ho natin tatandaan, magkaiba ho yung mag-ama. Is it good or bad? It could be good, it could be bad. Depende ho sa ano yung pinaniniwalaan ninyo. Anong ibig ko sabihin? Iba yung mga gustong mangyari ni Mayor Sara at gustong mangyari ni Pangulong Duterte. Ngayon, depende na ho sa kung ano yung inyong opinion, kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto ninyo yung ganitong klase, nandun yun, di ba? So, paulit-ulit lang natin sinasabi yan. Bagamat malinaw na si Senator Gona ang susuportahan ng ruling party sa pagkapangulo, ang tanong ngayon, bukas ba ang PDP laban kusi faction na suportahan ang kandidatura ni Mayor Sara Duterte, gayong wala naman silang pambato sa pagkabise. Gayon din ang PDP... Kuya Banat Bay, sabi niya, may pag-asa pa ba ang Philippines? Isa lang ang pag-asa ng Pilipinas. Okay, ito paulit-ulit namin sinasabi to. Ang pag-asa ng Pilipinas ay wala ho sa kahit sinong pangulo. Ang pag-asa ng Pilipinas, aside from our Lord, is tayong lahat. Dapat po magbago. Ang tao, ang mamamayan, kung hindi magbabago, maging ang kahit anong pagbabagong gawin mo sa gobyerno, walang mangyayari. We have to do everyone's part.
ABS. Pero hanggang ngayon, wala pang malinaw na sagot ang PDP sa bagay na yan. Ang tanong ngayon, isasama ba ng tambalang Bongbong Sara si Pangulong Duterte sa kanilang senatorial lineup? So pag-uusapan din ng partido at yan eh, of course, he is always under consideration. Ang kapal naman ng mukha nyo. Kita nyo na nga masama yung loob ng Pangulo namin at ginawa ninyong Vice President yung anak niya. Tapos i-consider nyo pa isama sa senator. Attorney Vic, wag naman ganun. Huwag naman nung kapalmoks. Medyo hiyahiya naman ng onte. To be included in the ticket. Pero ang sigalot na ito ng Bongbong Sara at Go Duterte camps, good development daw para sa ibang kampo. It's good na nagkakagulo. Siyempre, habang nagkakagulo, basta focus kami sa aming ginagawa, no? At meron kaming strategy, meron kaming issues na pinipresenta sa tao. Malamang daw kasi na mauuwi yan sa pagkakahati-hati ng boto. Ayan na naman yung hati-hati ng boto. If you see really Bongo even attacking Bongo Marcos, that will divide this vote that is considered the core support. Because at the end of the day, when you look at Bongbong supporters, these are also pro-Duterte supporters. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.